Sa kabila ng pinagdaan ng unos, puno ng pag-asa pa rin sinalubong ng mga taga Borongan Eastern Samar ang bagong taon. Pero may ilang lugar na hinaharap ang taong 2014 na lubog sa baha. Balita hatid ni Isay Reyes. Masayang sinalubong ng mga taga Borongan Eastern Samar ang bagong taon. Bago pa mag-alas 12, may nagpaputok na. Nakaraan na raw ang sakuna dulot ng bagyong Yolanda. At ngayong bagong taon, umaas silang magtutuloy-tuloy na ang kanilang pagbangon. Kahit anong mga kalamity na nangyari sa atin, dapat maging masaya. Patuloy pa rin na bumangon. Pero sa kasamaang palad, isang 28 anyos na lalaki ang isinugod sa Eastern Samar Provincial Hospital habang nagsasaya ang karamihan. Kalaunay, binawian siya ng buhay dahil saksak sa tiyan mula sa isang rambol. Wala pang makatukoy sa suspect. Yun, magkarambulan ah. Hindi ko na maawat. Hindi namin naawat ng mga apat kami yata yung mga barangay official dyan. Parang mayroon magkainuman sila kasi may party dyan. Isang batang lalaki rin ang dinala rito matapos maputukan ang ipinagbabawal na pikulo. Nalapnos daw ang balat ng bata na agad ding discharge. Maganda in 2014 kasi maingat yung mga tao ngayon. Samantala, dahil sa patuloy na pabugsubugsong ulan mula pa nitong mga nakaraang araw, binahana ang may 20 barangay sa Oras Eastern Samar. Ang malakas na ulan, sinasabayan pa raw ng high tide. May 3,000 pamilya raw ang apektado at hindi pa mapasok sa ngayon. Yung upstream barangays namin, hindi pa namin ma-penetrate at this time kasi yung current ng tubig galing sa Oras River mas malakas. Yung main problem kasi namin ngayon, yung extent ng damage sa kanila kasi baka by now, wala nang makain yan. Nananatili namang alerto ang lahat sa posibleng pagtaas ng tubig maging sa ibang lugar. Mula rito sa Eastern Samar, Isay Reyes, GMA News.